Pinatikim nga ng NBA itong isang Hawks player matapos na nga itong gawin sa referee. Pero bago natin pag-usapan yan ay ito muna nga si Paolo Banchero na nanalo nga ng Rookie of the Year Award. Matapos nga na mag-average ngayong season sa kanyang rookie year 20 points, 6.9 rebounds, 3.7 assists, 42% lamang sa field at mababang 30% sa 3-pointers niya, 73% naman sa kanyang mga free throws. And well mga idol, sa umpisa pa lamang ay parang lucky na nga itong si Banchero na siya ang Rookie of the Year dahil grabe ang kanyang performance sa unang mga buwan niya sa NBA. Pero medyo bumaba nga ito na itong patapos na ang season. At mga idol, humabol nga si Jalen Williams pero hindi na nga umabot pa dahil grabe rin naman kasi ang ginagawa ni Banchero this season. Pero siguro next season ay ma-improve niya ang kanyang shooting sa field pati na nga rin ang kanyang mga 3-pointers dahil talagang mababa nga ito para nga sa isang kagaya niya na may shooting talaga sa labas. At ngayon ay saglitan muna natin ang ginawa ni Trae Young dito nga sa team ng Boston Celtics. And well mga idol, cold-blooded, grabing confidence ang ipinakita ni Trae Young para nga tapusin itong ang team ng Boston Celtics sa isang grabing game winner na ito, deep 3-pointer. Kaya naman panalo sila 119-117 at ang performance niya ay nagtapos with 38 points, 13 assists mga idol, shooting 42% sa field at meron nga rin siyang 4 rebounds and 2 steals. Jason Tatum mga idol, stinker ang performance. 19 points lamang tapos 8 out of 21 sa field, 38% and 1 out of 10 sa mga 3-pointers. So hindi nga naasahan na itong ang Boston Celtics si Jason Tatum this game. Kaya nga't ayun, naka-force patuloy ang team ng Atlanta Hawks ng game number 6. And mga idol, dito nga rin itong si Dejounte Murray ay hindi pinalaro sa game 5 dahil nung game 4 ay inangasan na tiyabangan niya ang isang referee matapos ng laban. Talo sila dyan mga idol at ito si Dejounte Murray frustrated yata at binangga itong referee at may mga sinabi sa kanya at biglang ang umalis. And mga idol, after ng investigasyon ng NBA, sinabi nila na isususpend nga daw nila itong si Murray for one game nang dahil nga daw inappropriate contact ang ginawa niya sa referee at pati na rin daw kung ano-ano ang kanyang sinabi. And well mga idol, talaga namang nagulat siguro itong si Dejounte Murray matapos ng suspension na ito dahil sa kanyang interview ay sinabi niya dapat daw pati ang mga referee ay i-held accountable sa kanilang desisyon sa court. At dahil mukhang frustrated nga talaga si Dejounte Murray at feeling niya siguro ay hindi patas ang referee sa game 4 nga nila at natalo sila. Pero nang dahil pinairal nga ni Dejounte Murray ang init ng kanyang ulo, ang kanyang frustration ay ayun, parang may gustong hindi magandang gawin dito nga sa referee, kaya suspended siya. And then mga idol, akala natin matututo na itong si Dejounte Murray pero hindi pala. Dahil matapos nga ng panalo nila sa game number 5 ay nag-post ng video clip itong ang si Dejounte Murray kung saan mga idol sineselebrate niya nga ang pagkapanalo ng kanyang team and then parang pinitira itong NBA at sinasabing sinusubukan pa daw na dayain, i-cheat itong ang team ng Atlanta Hawks at sinuspendi siya. Pero mga idol, parang nakalimutan agad ni Dejounte Murray na yung ginawa niya sa referee kaya siya suspended. Hindi dahil gusto ng NBA na manalo ang Boston Celtics kaya siya sinuspend, kung hindi dahil sa kalokohang ginawa niya nga at the end of game number 4 sa referee. Kaya huwag na rin tayo siguro magulat mga idol kung i-fine ng NBA itong si Murray nang dahil inakusa niya nga ang NBA na dinadaya sila.